Ito ay update lamang sa kaganapan diyan po sa Department of Justice, kung saan 20 personalidad na lingkod bayan before at hanggang sa ngayon ang nahaharap po sa samot-saring kaso. Unahin po natin, ito pong si Gerald Bantag. A little backgrounder lang ulit, ikwento lang natin ang bahagya para meron po kayong idea sa mga bagong makakapanood ng video na ito. Ito pong si Gerald Bantag, dati po itong Bureau of Corrections Director. Siya po ay Undersecretary sa Department of Justice. At nung kanyang panunungkulan, marami pong mga di umano'y katiwalian na nangyari dyan po sa may Bureau of Corrections. Pero yan po ay puro alegasyon at akusasyon sa kanya. Hindi pa po iyan napapatunayan ng ating korte. At ang isa dito sa mga katiwalian na yan, ang naging dahilan kung bakit di umano'y kanyang mastermind ang pagpapatay dito po kay Percy Lapid at saka kay June Villamor noong October 3 at October 18, 2022 respectively. Yan po ay nangyari sa Las Piñas at saka sa Muntinlupa City. At kaugnay po niyan, nasampahan na po siya ng formal na paglabag sa Republic o sa Article 248 ng ating Revised Penal Code o yung kilala po natin na kasong murder. Ito po ay may kaparusahan na reclusion perpetua, kaya as a matter of right, pwede pa rin naman siyang mag-bail but subject to the discretion of the court. If the evidence of guilt is strong, hindi po maaaprubahan ang petition for bail nitong si Gerald Bantag. At dahil po dyan, patuloy pa rin po siyang nagtatago hanggang sa kasalukuyan. Ang huli po nating nasagap na balita ay nasa Baguio City po ito. Madalas nagpapaunlak po ito sa mga sumusuportang vlogger sa kanya, pero nung nilabas po ng warrant ng korte ang warrant of arrest sa kanya, ay hindi na po ito nagpakita sa publiko. Meron po tayong nasagap na balita before na nag-intend daw po itong si Gerald Bantag at nakausap ang isa po sa mga miyembro po ng gabinete na hindi naman po napangalanan ng ating Secretary of Justice Boying Remulla, na ito daw po ay naghahangad ng sumuko. Pero hindi pa po natin yan makumpirma dahil wala pa nga pong pahayag na sinasabi officially ito pong nagtatagong si Gerald Bantag. At dahil po siya ay nagtatago, nagpalabas na po ng hold departure order laban po kay Bantag at Sulweta, kasama po niya si Ricardo Sulweta sa kaso pong iyan, ang Muntinlupa Regional Trial Court. Basahin po natin ang balita noong April 27, 8 in the evening. Sabi po dito sa GMA News Online, Muntinlupa City Court has issued a hold departure order against former Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag and former Bucor Deputy Officer Ricardo Sulweta. Ano po ba ang ibig sabihin ng hold departure order? Hindi po siya pwedeng lumabas na ng ating bansa nang wala pong pahintulot mula po sa Muntinlupa Regional Trial Court. Tuloy ko pa po ang binabasa ko. The order was issued upon the request of state prosecutors to prevent them from leaving the country during the pendency of the case involving the murder of June Villamor, the alleged middleman in the killing of broadcaster Percy Lapid. Babalikan ko lamang po yung sinambit ko. Hindi po siya pwedeng lumabas ng bansa nang wala pong pahintulot ng ating korte. Alam nyo, karapatan po ng bawat isa ang mag-travel. Nakalagay po yan sa ating Bill of Rights, sa Section 5 ng ating article ng ating Philippine Constitution, Article 3, Section 5 nito. Sabi po doon, the right to abode and changing the same and the right to travel. Yan po ay sagradong karapatan ng bawat isa po sa atin. Pero in every rule, there is always an exceptions. Ang exceptions po sa karapatan po na yan na mag-travel ay kung ikaw ay mahaharap sa isang kaso. At kaugnay po ng kaso na yan, dahil nga po ito ay napakaseryosong kaso, capital offense po ito, ay nirequest po ng ating state prosecutors na wag pong makalabas ng bansa itong si Gerald Bantag. Paglabag ba ito sa kanyang karapatan sa pag-travel? Hindi po. Dahil siya nga po ay humaharap sa isang seryosong kaso. Tuloy po natin ang balita.
Sabi pa po dito, Judge Jenner Hito of the Muntinlupa City RTC Branch 206 signed the hold departure order. I'm sorry kung mali po yung pronunciation ko. Jenner Hito or Jenner Gito. Separate warrants of arrest were earlier issued by the Muntinlupa Court and the Las Piñas City Regional Trial Court, Branch 254, Bantag and Sulweta in connection with the killings of Villamor and Lapid respectively. Okay? Yan po, ano? Si Gerald Bantag ay hindi pa po nakikita, natutunto ng ating mga kapulisan o otoridad hanggang sa kasalukuyan. Patuloy po siyang nagtatago. Merong pong offer ang ating Department of Justice dito po kay Gerald Bantag. Sinasabi po ng ating Department of Justice sa pangunguna ng ating secretary na si Boyeng Remulla na nire-recommenda po nila na ikulong itong si Gerald Bantag during the pendency of his trial or case sa PNP Custodial Center. Yan po ay sa kadahilanan na marami po kasing maaaring ma-receive na threat itong si Gerald Bantag at hindi po ito makakabuti para sa kanya kung ilalagak po siya sa pangkaraniwang kulungan katulad po ng Las Piñas City Jail or Muntinlupa City Jail. Kaya naman, dahil po dyan, sinisigurado ng ating Department of Justice na kung siya ay susuko, ay talagang pangangalagaan ng kanyang kaligtasan. Ang kailangan niya lang naman gawin ay sumuko at harapin ang mga akusasyon laban po sa kanya. Panoorin po natin ang balita na ito, ex-Bucor Chief Bantag, irerekomendang ikulong sa PNP Custodial kapag ka sumuko. Binibigyan ng Department of Justice o DOJ ng ilang araw si dating Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag para sumuko na sa mga otoridad. Ayon kay DOJ Secretary Boyeng Remulla, irerekomenda nila na ikulong si Bantag sa PNP Custodial Center sa Kamkrame sa oras na lumantad na ito. At kung mayroon man itong banta sa buhay, wanted si Bantag sa batas dahil sa dalawang kasong murder na may kinalaman sa pagkamatay ng mamamahayag na si Percy Lapid at umano'y middleman na si June Villamor. Because he thinks it's likely to be under threat if he goes to a BJMP or Bucor facility, so we will give him the what is needed for his safety. Okay, napanood po natin ang balita, ano? Yan ba ay special treatment para kay Gerald Bantag? Hindi po. Kasi meron po talagang category ang mga persons deprived of liberty. Even sila ay hindi pa po nahatulan ng ating korte. Meron pong karapatan ang bawat isa to be treated fairly at yan po ay hindi po pwedeng alisin sa kanya ng gobyerno. Ang category kasi nitong si Gerald Bantag will be high-risk security persons deprived of liberty po ito. At kinakailangan pong bantayan yan ng ating gobyerno dahil kapag may nangyaring hindi maganda kay Bantag, parang hindi na rin po nabigyan ng hustisya ang naging kamatayan ni Percy Lapid at saka ni June Villamor. Kaya inuulit po natin sa mga supporter ni Gerald Bantag, ang gawin po ninyo, payuhan ninyo ang inyong minamahal na si Gerald Bantag na sumuko at harapin na ang kaso at patunayan sa inyo na wala po siyang kasalanan sa pamamagitan po ng pagharap sa korte. Yan lamang ang tanging makakapaglilis ng kanyang pangalan. Harapin ang kanyang kaso sa korte at ipakita niya sa kanyang mga supporter at nagmamahal sa kanya na hindi po siya ang gumawa ng pag-uutos para patayin ito pong si Percy Lapid at saka si June Villamor. Sa kabilang dako ng ating topic mga tol ay ito naman pong si Congressman Arnie Tebes. Ito pong si Congressman Arnie Tebes na sa kasalukuyan ay nagtatago din, hindi dahil sa meron na po siyang kaso, kung hindi dahil daw po sa seguridad o kaligtasan po ng kanyang buhay. Hindi po natin alam kung nasa ang bansa itong si Arnie Tebes, pero ang sinasabi po ng ilang mga impormasyon ay nasa Cambodia di umano ito. Wala pong katiyakan diyan sa impormasyon na yan, pero yan po ang kumakalat na balita. At kaugnay po ng mga samut-saring kaso na ibinabato o aligasyon laban sa kanya, siya po ay formal lang sasampahan, maybe next week, ng kasong pagpatay dito po kay Governor Ruel Degamo at sa iba pang mga nadamay noong March 4, 2023, past 9 a.m. diyan po sa may Pamplona,
municipality. At dahil po dyan, ito pong si Gerald Bantag ay ito pong si Congressman Tebes, pinag-aaralan na rin po ng ating otoridad para ma-proscribe or ma-designate as terrorist individual. Dahil ito daw po ay magpapadali para po sa ating authority na i-locate ang kanyang kinaroroonan and if possible, magkaroon ng coordination kahit sa wala po tayong tratado sa bansa na kanyang kinaroroonan. Yung tratado na sinasabi kong extradition treaty, kasi kung walang extradition treaty, kahit meron pong warrant o pares, hindi po mauobliga ang nabanggit na bansa na hulihin ang tao kung ang pagbabasihan lamang ay kaso na katulad po ng murder. Pero kung siya po ay ma-prescribe as terrorist, obligations po ng lahat ng bansa na hulihin ang isang terorista dahil ito po ay hindi na po paglabag sa batas ng isang nasyon kung hindi paglabag na po ito sa batas ng mga nasyon. Pangkalahatan na po iyan. Kaya mas mapapadali po sa ating gobyerno kung sakaling ma-designate as terrorist ito pong si Arnie Tebes. Panoorin po natin ang balita hinggil po dyan. Inihayag ni Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Remulla na bumuo sila ng isang Technical Working Group o TWG. Magbibigay ito ng rekomendasyon sa Anti-Terrorism Council o ATC sa layong ideklarang terorista si suspended Congressman Arnie Tebes Jr. Dagdag pa ni Remulla, nagpulong na sila at ang Anti-Terrorism Council kahapon. Sinabi na nito ang dahilan kung bakit gusto nilang ideklarang terorista si Tebes. We started the process of designating Congressman Arnie Tebes as a terrorist and a technical working group has been formed for this purpose to recommend the action of the Anti-Terror Council as to the designation of Arnie Tebes. Binigyan din pa ng kalihim na handa silang idepensa ang kanilang aksyon. We are prepared for legal challenges because there may be people who will want to legally challenge the use of the anti-terror law for this purpose. Bukod kay Congressman Tebes, may ilan pang individual na kasama umano sa Tebes Criminal Group ang plano na isama sa listahan ng mga terorista. Samantala, paliwanag ni Remulla na isa sa bentahe kung madeklarang terorista ang mambabatas ay maaari siyang arestuhin ng mga miyembrong bansa ng United Nations. Sa ngayon, hindi patiyak ng DOJ kung kailan madeklarang terorista si Tebes. Bakit hindi patiyak? Kasi may proseso pong pagdadaanan yan. Ang batas po dyan ay ang Anti-Terrorism Act of 2020. I just forgot the figure ng Republic Act. At nakalagay po doon sa particular sections na kinakailangan magsumiti po ng petition ang DOJ sa Court of Appeals para pag-aralan kung ang nabanggit po na individual na si Congressman Arnie Tebes ay maideklarang terrorist base po sa mga ebidensya o mga pangyayari dito po sa Pamplona at sa iba pang mga lugar dyan po sa Negros Oriental. Kaya tingnan natin, we are hoping for the best dito po sa ginagawa po nating ng ating Department of Justice. Ito naman po ay para po sa ikalulutas ng mga problema dyan po sa Negros Oriental at higit sa lahat para po sa hustisya ng mga naging biktima at sa mga pamilya pong naulila ng mga biktima ng pagpatay dyan po noong March 4, 2023. Nakalulungkot sapagkat ang sinasabi pong motibo dito ay greed, power, syempre yung kasakiman at saka kapangyarihan. Marahil ito yung nagtitrigger, di umano, ayon sa mga nagrereklamo at mga biktima nitong mga Tebeses dyan po sa Negros Oriental. I am not saying na totoo ang mga yan. Kaya nga po, sinasabi lang natin na ayon po sa mga biktima. Sapagkat sa tatlong araw po na napanood po natin sila sa Senado nung nagsagawa po ng hearing ang committee na pinangunahan nitong si Senator Ronald De La Rosa na isambulat sa taong bayan ang mga alegasyon ng kasamaan laban sa mga Tebes. Kasama po dyan si Congressman Arnie Tebes, ang kanyang mga anak at saka ang kanyang kapatid na si dating mayor at dating gobernador Fried Henry Tebes. Sana sa mga darating na panahon, lumabas ang katotohanan, manaig po ang katotohanan at maibigay po ang hustisya
para sa lahat po ng mga naging biktima ng krimen diyan po sa Negros Oriental, at isama na rin natin ang mga naging biktima ng mga krimen na nangyari sa ating bansa. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol. Bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, magbabalik muna ako sa inyong mga komento. Shoutout po sa inyong lahat at muli maraming salamat po.